Hello mga plaga, it's Feeling Vlogger here again in Singapore. At today meron po akong papakita sa inyo na videos o mga larawan ng mga kabaro ko na para sa akin sila yung pinaka-hot sa paningin ko. So ito yung mga pictures na to, yung larawan na to, yung video na ipapakita ko ngayon is para sa akin is the most hottest OFW lesbian here in Singapore. Here in Singapore guys, dito sa Singapore. So yun po yun, so check this out. Guys, yung top 10 hottest lesbian na para sa akin na, para sa akin lang 'yon kasi kung bakit ko sila napili or kung bakit sila yung top 10 ko kasi meron po kasi ako mga isang katangian na gustong-gusto kung mapasa akin na nasa kanila. Siguro example si Yake. Si Yake kasi napakalakas ng dating niya para sa akin. At sa lahat, super lakas ng dating niya kay alam ng lahat yan na super lakas ng dating niya. So yun yung katangian na talagang gusto kong mapa sa akin. Yung kay Jersey naman, siguro yung pagiging cool niya at super mabait niya na alam mo yung kahit na sobrang mainit na yung ulo niya at saka sobrang gulo na ng environment niya o yung mga kasama niya, cool pa rin siya, yung pasensya niya. Siyempre, gwapong-gwapo si Jersey tsaka very looks young. Napaka baby face niya. Yun din po yung isa sa mga gusto ko sa kanya. Tapos yung kay Benny naman, yung isang katangian. Yung isa sa mga katangian na gusto ko kay Benny na mapasakin yung height niya. Tol, akin na lang yung height mo. Tapos yung... Sino pa ba? Yun, si Shen Rose naman kay Papa. Papa Shen, I'm sorry kung nakuha ko pala yung mga pictures niyo. Yung pinaka gusto ko talaga yung mga katangian niya. Gusto kong maging sporty, which is sporty naman ako, pero hindi ganun ka-active. Tsaka alam niyo na, yung katawan ko medyo mahirap talaga maging sporty. Kasi talagang nagkakayak siya, tapos nagmamaraton pa siya. Yung mga mahirap na gawin is yun talaga yung bet ko, pero syempre alam mo naman malaki yung katawan ko so parang hindi ko siya kayang gawin. Tapos yung
Kay Liam naman, alam naman natin, makita mo naman, si Liam napakagwapo, which is, gwapo talaga siya. Isa sa pinakagwapong lesbian na nakita ko, talaga. Hindi, walang halong biro, walang halong kaplastikan, alam ng lahat yan, gwapo talaga si Liam. So yung gusto ko mapasakin yun. Yung kay Francis naman, yung isa sa pinakagusto ko kay Francis maliban sa pagiging macho niya or pagiging hot niya, is yung kulay niya. Gustong-gusto ko talagang maging moreno. Siguro, medyo lighter ng konti kay Francis, pero para sa akin, yung kulay ni Francis, napa-okay kasi lalaking-lalaki yung dating ng isang lesbian na medyo hindi kaputian. Sorry sa mga mapuputi. Kasi ako talaga, ayaw ng kulay ko kasi para sa akin, maputi ako. So, mahilig talaga ako sa mga, kahit sa mga babae na nakita ko, mas mahilig ako sa morena, hindi ako mahilig sa mga mapuputi. So, yun kay Francis, syempre gusto ko din yung katawan niya. And yung kulay niya, syempre. Tsaka, kay Choi naman, yung isa sa katangian na pinakagusto ko, kay Brad Choi, yung katawan niya, as in, ang ganda ng katawan ni Choi. Alam mo yun, yung parang ilang buwan pa lang niyang pinaghirapan, ang ganda ng outcome, samantalang ako, halos 10 taon ko nang ginagawang magpamacho, hindi ko magawa. Ano ba yun, napaka-unfair! Napaka-unfair, guys. Pero, talagang sobrang salido ako kasi talagang nagawa niya. Para sa akin, yun yung mga katawan na gusto ko. Super hot. Talaga. Hot. Tapos yung kay George naman, syempre yung pagiging model looks niya. Tsaka syempre yung height din niya. Super ganda nung height ni Papa George. At tsaka nung kayo naman, sino pa ba? Kay Hyde. Syempre yung bunso namin talaga. Yung pagiging mabait niya. At yung isa na pinakaingitan ko at gusto kong mapasakin. Bunso, yung gusto kong mapasakin. Yung pagiging dancer niya na super galing niyang sumayaw as in para sa akin. Sa lahat po ng butch dito na nakasalamuha ko or kahit siguro wala pa akong nakikita na ganun kagaling sa kanyang sumayaw. Sa hindi po nakakalam, super galing po niyang sumayaw. As in gustong-gusto ko po yung pagiging magaling ng sumayaw ni Bunso na sana gusto ko rin magkaroon ako ng ganung klaseng ayun, naputol. Basta yun yung kay Bunso, talagang gustong-gusto ko yung moves niya. Wala akong masabi, super galing niya talagang sumayaw. At syempre, mahal na mahal ko yung batang yan na sobrang napaka-respetado po sa mga nakakanta, sa mga nakakasama niya. Hindi, talaga wala akong masabi talaga, super bait po ng batang yan. And sino pa ba? Oh, yun si Tol LV. Kung bakit ko siya napili na top 10 hottest ko na lesbian para sa akin kasi napaka super cool niya. Ang angas ng dating niya, which is I really like it. Yung talagang lalaking lalaki yung dating at napaka straightforward niyang tao. Kasi ako po kasi, hindi ko naman sinasabing hindi ako straightforward. Pero ako kasi natatakot akong magsalita ng diretso. Actually, diretso din ako po magsalita pero hinay-hinay po ako. Pero yun po din yung kagandahan sa pagiging prangka, like kay Tol LV, kasi sinasabi niya talaga yung gusto niya sabihin, which is ako minsan talagang preno pa. At para sa akin, yung attitude niya na ganun is super like ko, as in, saludo ako. Talagang angas yung dating. Yun yung mga gusto kong makuwang mga attitude nila or yung mga meron sila na gustong-gusto kong mapasakin. So, guys, I'm sorry kung nakuha ko yung mga picture nyo or mga ninakaw ko. Yung mga pictures nyo, talagang ina-admire ko lang talaga. May mga ina-admire lang ako sa inyo. So, again, yun po yung top 10 hottest lesbian, OFW lesbian dito sa Singapore. Yung mga nandito sa Singapore. So, salamat po guys at pasensya na po ulit kayo kung ninakaw ko po ang mga pictures nyo. Again, the feeling vlogger of Singapore is signing out!